So guys, ayan, me time ko na. Natapos ko na lahat ng mga napack ko from yesterday's live. So ayan, ito ginagamit ko sa Chicks Quality para maubos na lang din siya, guys. Kasi ilang try na talaga ako. Hindi talaga siya okay sa lips. Namumuo talaga siya dito. Nabudo lang ako before kasi akala ko talaga iba siya sa ibang lip tint na natry ko. Pero yung pinost ko rin to, marami rin nag-agree sa comment section ko na namumuo talaga. Pero in fairness talaga ito, sa cheeks, wala akong problema. Talagang long lasting siya. Hanggang hapon, guys, tumatagal siya. Hanggang cheeks, okay talaga siya, guys. But anyway, alam nyo guys, tumakbo kami. 5 kilometers. Tumakbo. Naglakad lang kami. Morning walk. And ang dami naming na-realize talaga na napag-usapan din namin ni Daddy kanina na wait, asan salamin ko? Nahirapan ako. Napag-usapan din talaga namin ni Hines na huwag mo talagang i-expect na may intindihan ka rin ng mga tao. Lalo na hindi kayo same ng pinagdaanan, ganyan. Tapos sabi nga rin, sabi ko rin sa kanya na totoo pala na hindi talaga tayo pwedeng mag-judge or magsalita ng anything kahit ano sa isang tao. Kasi hindi natin alam, salita tayo ng salita, judge tayo ng judge. Kung pagdaanan natin kaya yung mga pinagdadaanan nila, kung kakayanin natin. Guys, promise. Sabi ko nga, wag na lang natin, totoo'y nababasa ko rin na wag nating antayin dumating yung time na kailangan pa bang mangyari yung pinagdadaanan nila para matuto tayo sa buhay. Alam niyo yan, guys. So, siguro, maging ingat na lang din tayo sa mga yung mga bagay na natin nakikita na nakita lang natin online. Ayun, kahit naman hindi sa amin, sa ibang tao, mahirap kasing puro judge lang tayo. Lagi ang, may two sides ng story. Or stories nila, guys. So, maging ano tayo, always choose to be kind nga, sabi nga nila, whatever happens. Kasi, mahirap talaga na madaling magsalita, madaling mag-judge, lalo na pinapakita rin sa social media, yes. And yun nga, na-realize din namin na hindi talaga lahat ng ina-expect mo na mga tao. Tama yung quotes na, sabi din sa quotes na, yung ina-expect mong similar face na tao na makaka-expect mong pag kailangan mo sila, yun ang makakatulong sa'yo. Madalas talaga yung strangers talaga, guys. Minsan hindi mo pa talaga kagugo. Totoo yun. Kasi ang dami naming na-realize sa buhay na totoo pala. Pag sa'yo na nangyari, malalaman mo talaga. Pag sa'yo talaga nangyari, alam niyo yun. Siguro may purpose. And kaya sabi, may purpose talaga. Kaya sobrang grateful ako and happy ako na kahit na may pinagdadaanan talaga kami, ganito kami, sitwasyon namin ngayon. Grateful at thankful ako kasi yung purpose na yun is nagkaroon ng lesson sa amin. Mas naging strong, mas naging wise ka ngayon. Kasi kung hindi mo ito ma-experience, mahirap talaga. Mahirap intindihin yung mga taong maraming pinagdaanan talaga. Hindi natin alam. So, don't judge talaga, guys. Coffee time. Don't judge talaga, guys. As in. Pwede pa tayong magbago. Pwede pa nating mabago yan. Start muna tayo sa sarili natin. Tanggapin natin yung mga flaws natin. Mistakes, failures, everything. And wala talagang perfect. Masyado tayong, minsan masyado nag-idolize sa mga professionals or what. Hindi rin lahat ng professionals, guys, hindi nyo alam yung pinagdadaanan niya. Or, pwede tayong mag-idolize, but be wise, hindi porket idol natin sila is kapag may ginawa silang mali, to tolerate natin. Hindi rin ganun. Maging wise tayo. Makikilala nyo yung isang tao, the way siya makitungo, magsalita, or what. Sabi nga nila, di ba? Iba lang yung, iba yung wisdom, tsaka yung knowledge lang. But something may nabasa rin akong ganun. Ibang-iba rin talaga yung knowledge at wisdom lang, guys. Or, wisdom and knowledge. Magkaiba yun, guys. Sana naiintindihan niyo ako. Kaya, ayun, di porket nakita lang natin sa social media na idol lang natin yung isang tao, guys. Mag-ano rin tayo.
Hindi rin naman dapat natin i-tolerate yun, guys. Hindi naman din pwedeng idol natin bigyan may ginawa lang hate na natin. Hindi rin naman ganun. I mean, mag-isip lang din tayo ng something na makakabuti rin at hindi naman super sama rin, guys. Kasi mahirap talaga. Hindi nyo talaga maiintindihan yung mga tao may pinagdadaanan ngayon hanggat wala kayo sa posisyon. Porkit malakas kayo, porkit okay kayo ngayon, akala nyo parang di naman sa tinatakot kayo or threat, dito threat, guys. Pero, hindi mo talaga maiintindihan isang tao kapag wala ka doon. Hindi porkit okay tayo ngayon, malakas tayo, ganito ganyan. Kami sobrang di namin ina-expect everything. Pero yung nakuha ko doon is super daming lessons talaga at nakilala namin yung mga totoong tao talaga na andadyan para sa amin, guys. So yun, maging wise lang din talaga tayo sa mga nakikita natin online. And focus lang tayo sa own pace natin, guys. Kasi hindi to competition, hindi to pagalingan, hindi to professionalan or something. Hindi rin siguro sobrang, alam mo yun, marami rin mako-compromise. I mean, dapat everything balance lang talaga lahat. Walang perfect na life. Huwag niyo masyadong i-push yung sa din yung magpaka-perfect or magpaka-perfect para sa mata ng ibang tao. Kundi para, or maging better para sa sarili niyo. Yun lang yung na-realize ko. Kasi ang dami namin na pag-usapan ni Hines kanina na grabe. Pinaalam ko rin sa kanya. Minsan sabi ko nga sa kanya, syempre hindi naman ako, hindi ako nagpapakita sa kanya na minsan, pag mag-isa na lang ako sa gabi after ng life ko, nag-breakdown talaga yun ako. May times na umiiyak pa rin ako na parang pagod ka lang. Pero sabi ko nga, ngayon ka lang pagod, mag-breakdown, pero laban ulit. Ano lang, itao lang tayo, hindi naman tayo sobrang, porket nakita niyong happy lang ako, na nakakapagbigay ako ng nagsalita ako ng ganito. Hindi ako nakakaramdam ng anything. Na umiiyak din talaga ako. So, napapagod din ako, guys. As in, umiiyak ako, tas nakikinig lang ako ng worship song, ganyan. Pero sabi ko nga kay Daddy na para talagang ako, ilalabanan ko siya, guys. With God's help, talaga. With God's promises. Sabi ko nga sa kanya, siguro kapag sa pinagdaanan ko, in-entertain ko lahat tong thoughts ko, lahat ng takot, everything, anxiety ko. Baka siguro may gamot na akong iniinom. Guys, promise. Alam ko, sabi ko sa kanya, totoo ang anxiety, depression, guys. Pero hanggat kaya pa siyang hindi pa lumala, labanan natin yung mind talaga natin. Sobrang talagang kailangan iba yung magiging mindset mo. Kasi kung ako sa pinagdaanan ko, guys, na roller coaster, everything, lahat draining financially, emotionally, physically, mentally, draining talaga yung pinagdaanan ko. May anak pa ako, guys, pero ako, andito ako ngayon, guys. Lumalaban, at kahit minsan may times na naiiyak ako, napapagod, pero yun, lumalaban lang. I mean, okay pa rin ako, guys. I mean, alam ko na wala pa naman ako sa point na ganun na kailangan ko na magpa-check para magkaroon ako ng pampatulog or something, which is, di natin maisisi yung iba, guys, kasi iba-iba tayong sitwasyon. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, hanggat kaya na hindi na mapunta dun, guys, promise. God's promises lang talaga. Faith lang talaga yung nagpapatibay sa akin yung anak ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng maging mahina. May anak kami. Si Hines, kailangan din ako. So, ayun lang, guys. Kaya, choose your battle wisely rin, guys. Kasi, importante rin yun. Ayun lang. Hindi ko alam ba't sinishare ko na naman to. No, pag wala talaga akong, pag nagko-copy ako, ang dami ko naiisip. Kaya, yung mga iniisip ko na kapag me-time ko na ganitong oras, sinishare ko na lang sa inyo, guys. Kasi wala lang, parang may nagpo-push yun sa akin na gusto ko lang i-share. So, ayun, sana may natunan kayo ngayong araw na to. Hindi to palagi, paminsan-minsan lang to kapag hindi ako masyadong maraming ginagawa na talagang or sa business ko, guys. So, ayan, sana may nakuha kayong lesson ngayon. Thank you, guys. Okay rin yung nagsisimba.